Diretso, eto na. Super G, si pwede niyang payungin to. Wala pa ako. Dalawa pa to! Ayan ang sinasabi natin! Joke lang. Wala pa yin yang. Walang yin yang. Huminga lang. Humilang malalim. Lululul, huwag ka malikot. Huwag ka malikot. Kala ko patatagusin sa ano eh. Sa kalawang braso eh. Medyo nagdelikado ang buhay dito nila eto Max, pero nice counterplay by Blacklist International. Sinusubukan ng Omega na i-pick off uli si Oheb eh, pero sabi talaga dito ni HGC, hindi nyo yan magagawa. Tinakot na lang eh, hindi alam ng Omega na wala pa or still on cooldown pa yung kanyang yin yang overturn. Pero I think kung nagkataon na up yun, that could have been a double kill iba para iba sa side resulta ng Blacklist International. At ngayon sila naman namang in terms of net worth, the Lord is being hit by Omega. Still no contest. Medyo malayo pa yung tinatakbo ng Blacklist dito, pero malapit na sila po. Pwede sila mag-heavy spin agad ng ganyan kaaga dito. Inaabangan niya dito si Sensui para walang lethal counter. Kinagat na rin dito yung sila lethal counter. Hindi na papang-retry dito. Down! Eto si Jack ng killing spree, si Oheb. Abante ang mga members dito ng Blacklist International against Mr. Kelra. Habang si Ryota, clear na muna. Okay na nakuha natin ng Lord. They're trying to hold the middle lane. Eto Max doing a great job. Trying to drain things up. Pero si Dito, mga members dito with a hook. Against with a blazing duet naman na sirkot dito ni Job. Ang daming pulado pero hindi nila kaya ituloy dahil alam nila na pwede pa rin silang palagan at hindi nila kayang hugutin sa likuran si Mr. Oheb. Hindi kaya eh. Si Oheb talagang magaling na magtago. Kung kanina ako yung pinupuruhan ninyo, not this time. I've learned my mistake. I know that you're trying to attack me, so go on, try and chase me. Pero hindi yun magawa ng Omega right now. Dominic doing a great job split pushing. And I do think, no, with that pakito, ang laki pala talagang factor nun na nakakapasok siya sa back lanes ng Smart Omega. Kasi even Joe, na nag-blazing duet, nakita niya lang na buhay pa si Dominic kanina with this pakito, eh hindi niya tinuloy yung blazing duet. Tsaka yung kagat, yun talaga yung pinakakaya lang mang-stop against Kelaray. That is the bite coming from Kimpoy Og. Even nga si Chakno eh, against that heavy spin, kinakagat na nila. Pero maganda lang is nako-convert at nagagawa rin nila talaga yung pinakabalak ngayon, sandwich method to. Pulado, and they need to leave the turret. Yun ang pinakamaganda decision dito. Ayan na. Ay, di, joke lang. Ilalaban nila kasi sa kabilang banda, ang kumilos doon sa top, si Ryota. Si Ryota. Against Dominic. Kanina pang alas dos naglalaban yan dyan eh. Hindi nakakapatay hindi dito sa top. Eh. Parehong may shield. Si Dominic, meron ng Bloodlust Axe, meron na rin sustain. So hindi talaga magkakapatayan to kahit anong mamaan ang gawin nila. Kumbaga may sariling mekaniko eh. Mayupi man yung mga bakal-bakal sa katawan nitong Ryorenus sa mga suntok ni Pakito, okay lang. Ay, naku! Iipitin nila dito. Ay, si Ryota. Ay, pangulit ka. Isang kagat. Tepok to, malamang mga sir with a little counter. Little counter. Walking 160. Ito, counter go nila Chakno. It's time to go in. Nag-snipe! Nakita na lahat! Nakita si Oheb dito pero with the flicker eh, makakatakas pa. Ay! Inabutan ng lethal counter pero hindi naging sapat ang mga binitawan nila. Babalik naku, pa rito punish! Si Dominic para makakuha ng isang kill na si Eto Maksangay. Mapaparasahan Chakno susunod may iipit with the left hook jab. The knockout strike na hindi magkoconnect eh, mukhang makakatapos pa ang isang Chakno na bit-bit nila rito sa may bandang gitna. Pero Blacklist International eh, binabaliktad na ang laban as it goes for 11. Three, nakakuha pa ng hook. Pero grabe naman yung Mortal Coil para makatakas. Kelra is still alive. They still has a chance para makadepensa dito. Pero Blacklist, ang ganda ng pinapakita dito. Nahirapan at nabigla ang mga members ng Omega. Actually, isa sa mga una nabigla. Si Oheb eh. Pagsilip ka sa scope, ang dami pala. Nakita mo? Yung reaction tool. Eto naman sila, Chakno, nung sumilip sa scope, nalaman ko saan sila nangatago. Game na! Tinalod nila. Kaso, ano eh, yung tawag dito, reaction time ni Oheb, flickered out. Yung chase down na gustong gawin mismo, na ano nila eh, na heavy spin naman ni Chakno. Oh. Napa-flicker out, Cyclone ay palabas, yung chase down dito ni Kelra, isa yun sa mga reason, kaya rin sila nahirapan, kasi he wants to decimate, or talagang pugutan ng ulo, etong si Oheb. And ang pagpugot ng ulo dito kay Oheb, medyo no? Ano eh, medyo rare na mangyari right now kasi nga hindi siya mahabol. Ako, on the back lanes. And eto Max, once sa makikita siya agad, dito Dominic, eh talagang mapapaatras siyang pilit dito yung Lord. Kalahati pa rin yung buhay pero ganun din ang mga members ng Smart Omega. To. Si Ryota medyo nahihirapan dumipensa pero yung Lord natin na makukuha ng Job. At pupunta pa rin sa Smart Omega, the ultimate sniper smith committed. At si Kelra ang magiging pain nila rito para hindi sila maubos by
Blacklist International na, by the way, eh hindi na kayang sabayan ng Smart Omega when it comes to team fights. Dinadaanan na lang din talaga sila sa ano eh, sa Tulak Siko box out movement. Inaabangan lang ni Chuck Noe. Inaabangan lang ni Chuck Noe itong si Sensui just to secure yung Lord Tech. And yung Lord Tech na ginagawa nila is not to win the game itself. Yun yung up until ma-open up at mapitas nila si Ohib. Yan yung pinaka-ano niyan. Nananalo sila sa, nananalo sila sa Lord Tech kaso hindi nagmamatter to as of now eh. Hindi kasi nila mahuli talaga yung pinakasusi ng opensa na mayroon ng blacklist. That is Ohib. Yun yung pinaka-ano nila. Huliin si Ohib, eh may kita natin is babagsak ng sobra yung offense damage na meron dito blacklist. Uy. Ayun o, wala. Well, tama ka naman dyan. And also, si Ohib, ang bilis bumatay ng Lord. Eh. Mm-hmm. So, nababaliwala din talaga yung mga Lord Take na kinukuha ganda dito ng Omega. And now, looking at that item, eh talaga namang going already for the second BOD. Ang isang Lesti. Masakit na. Medyo makapalang ano niya, bulitas pagkati na mga kanyan. Ay, naipit si Dom! Naipit na nga si Dominic. This might be the time. Nagugusto yung umabante ng mga member na Smart Omega. Si Joe dito, meron pa rin ultimate. Nabili si Duet ni Normaling. Si Sensui, papasok na sa ilalim ng Torre. Makukuha rin si Kimpoy. Pipilitin pa rin lang umatras. Pero sabi ni Joe, may sila. May Nine cutter! Double pa rin. Yun yung overturn na ikanumit na hindi magiging sapat. Kelra! Ay, snipe! Ultimate snipe will be blocked by Etomax as they go in with the three-man kill against Blacklist. Na-punish ang Blacklist International. Talagang nag-commit sila. Eh kasi nagsumbong na si Etomax eh. Hindi ako makabanti. Kasalanan to ni Dominic. Oh. Eh, nagtawag ng mga kuya. Tol, tara, balikan natin. Babalikan natin. Naipit yung boksingero. Ginulpi ng buong barangay. Now, yung Jason, syempre tutulong yung agent. Sabi, huwag natin pabayaan to. Napahamak din yung ibang mga members ng Blacklist. Tumulong yung ibang mga ano agents na naman eh. Na-beat sila ng ano ng Omega sa Eskinita. Eskinita, eh. Basta pag nasa Eskinita. Matakot kayo sa mga barangay tanong. Batang Eskinitis to eh. Batang Eskinitis yung mga yan. Etong Blacklist agent, systematic kasi yan pagka pumasok eh. Talagang kailangan planado in and out. Kumbaga ano eh, sa lugar ng pinaglalabanan nila, kung nasa barangay sila ng Omega, kayo, meron kayong mapa. Oh. Yung Omega, may blueprint ka ng mga Eskinita. Alam nila yung mga tunnel. Oo. Oh, oh. Yung mga sewer gamings. Mga sewer gamings. Mga vulnerabilities. Oo. Oh, ayan, oo. Oh. Ang ginawa ngayon naman dito ni Etomax, mukhang magandang actually, idea niya. Ang talino nun, nung ginawa ni Etomax. Ang ginagawa niya actually ngayon is get the snipe, get the information kung saan nakapuesto. Now, wala silang SSD dito. Conceal play coming from Chakno, Omega. Nag-uumpisa na dito ang Lord Dance. Pero sa kabilang banda, ito yung nagiging problema. Oh. Tinan mo, kanya-kanyang vision. Haji, pasok ng bayog dito. Wala silang idea kung ilan nakatago doon sa pwesto ni Kipoy Og. Si Chakno hindi pa masyadong pangata. Ayun! The Flicker! Naipit! Ayan na! Naipit at nauntog yung sniper ng Blacklist. Kaya Omega na naman ang makakakuha ng Lord na may kasama pang dalawang miyembro ng Blacklist International. Napailing si JMTC. Napailing ang ka-agent. Kasi talagang ano yan eh. Talagang idol niya actually si Ohib. Kaya nagma-marksman lately yan eh. Oo. Sabi ko, ba't yan ang ginagamit mo? Sabi niya, iba kasi mag-sniper. Si sabi ko, laro mo, ano ah, Angela lang last time ah. Ngayon lumilesli ka na. Hindi, ano prop, napanood ko kasi ito kay ano eh. Oh, kay Ohib eh. Idol pala si Ohib eh. Oh, idol niya. Ano yan, low-key, ano yan eh. Oh, anong suot mo ano? Kala ko naka-blacklist kay yung iba. Lagi mo suot eh. Iba-iba, kala ko naka-blacklist jersey. Alam mo pa yan eh. Kamukha lang. Pero ito na nga, ito. Marching para sa kanilang third lord. Pasag ang gitna, umaabante na sila. Ito, tagahanap na nga ng chance sa makahuli ng isa. Dominic na naman yung pinakamapupuruhan dito. Pero tatakbo pa rin Torre ang lang. Mga miyembro ng Smart Omega palayo sa mga tore ng Blacklist International. Instead of going for kill, igiliko na lang natin into those inhibitor turrets, giving enough pressure for them para dumepensa instead of going out. Huli na dito ang ating si Chuck No ng Smart Omega. Pero Joe with the blazing do it na papaparusahan ng inyong overturn and the crits coming from OFC. Ito, magsan naman yung susubukan kabulin pero the Flicker makakatakbo pa rin. Shariota will be pinned down as he tries to run away and he would succeed in doing it as well. Pero ngayon, depensang Marino ang kinakailangan nila dito as Blacklist
fails to defend their homeland against that Lord. Nakita natin jump ng network, pakita natin the momentum base crap na pinakita natin kanina no. Eh no, oh. Yung jump in. Kanina yung red yan para sa inyo ng blacklist. Sudden change of momentum. Mm-hmm. It means yung factor na nangyari doon eh bumalik for the side of team blacklist. Pero ngayon, ganun pa rin katapang ang blacklist. Right after sila makanish, si GC ginunting ni Nelcater. Ay, ito na! Another one, flicker burned. Kailangan talaga, yun yung pinakatrabaho ni Chakno eh. Yep. Hulihin at hulihin. Which nakita nila na huli kanina, nakita mo nag-die down yung opensa. Yes. Na meron ng blacklist. Pero remember ah, the Lord is gonna be up at around 40 seconds or so. Si Oheb, around 100 seconds pa yung flicker niya. Meaning sa upcoming Lord contest na pwede nilang gawin against Smart Omega, eh delikado. Oo, ang isang Oheb sa mga pagpasok ng isang Chaknus. So delikado ang blacklist dito kapag nagkataon. Kailangan nilang humanap ng mas mainam na posisyon against Omega. They do have the damage already kasi nakita natin he already has double BOD. Might be going for the third as well. Pwede ba nating makita yung item nila ng mabilisan dito? Kasi even Super Haji Z, mataas na yung damage output. And there you have it. Kaya naman pala, Divine Glaive and Genius Wanda yung hawak niya rito. And right now, hindi nag-triple BOD. Halberd and Rose Gold Meteor ang nilikuan for the sustain na kinakailangan niya against the members of Omega. Oo, kasi siya alam natin eh, na merong sustain capability. Etong si Atoy R or si Siriota, inuumpisa na nilang Lord. Ang pinakatrabaho ulit ni Chakno. Ito yung favorite pwesto ah, ni Ohem. Ngayon, nag-pop ka doon, nag-clear ka doon sa taas. Alam na kagad automatically ng Omega kung saan magagalit yung damage dealer netong member ng Blacklist. Yeah, tulad nga na sinasabi natin kanina, dahil wala siyang flicker, sobrang layo niya. Si Etomax, ang ganda ng posisyon sa may bandang likod ng Lord natin. Pero si Sensu, yung pinakapinupuruhan nila Blazing, dito. Inupisa na! Nahuli na nga at nakita si Oheb sa likod. Boom! Terrify ng konti, pero makakapag-sustain pa rin. Siyempre, with the help of the Rose Gold Meteor. Pero sabi ni Kelra, it's alright. I'm not going for their marksman instead. Let us go pin down the rest of their team. Si Jome Numonormaling. Si Dominic na naman ang ahabulin dito ni Kelra. Pero sabi ni Ryota, okay lang. I am in already for their back lanes. Pwede na kayong pumalik at kumuha ng Lord. Oheb can't do anything at all sa mga members ng Smart Omega. Yun yung problema ng isang Leslie. Kapag wala kasi talagang flicker. Yan, hindi nagiging enough yung tactical grenade as a way of escape. Ngayon, free hit siya ng konti. Si Sensui ang mawawala. Tinamaan ng decimate. Hilapan na nila. Will pop off. Naku, oy, nag-grow as a player. Nakuha nila si Jome. The turnaround coming from Blacklist International is there. Immortality pa parang kay Oheb. Uy, hindi! Si Kelra ang nawala! Chakno na lang pa ang nag-iisa! Blacklist pa! Yung makakakuha dito, the fake delay! Grabe. Suddenly, went for the side of Blacklist International! Hindi pa tapos! Ilalaban to! And nung nakuha na nila momentum, hindi na rin nila makita kung nasan si Oheb! Grabe! This is a level 4 Lord! For the next 20 seconds, sobrang tagal. They need to clear yung mga minions lang dito to delay things up. Nandiyan ang heavy spin. Nandiyan ang clear wave potential ni Etomax. Naka-full damage nito. Pero kinagataga, they want a full burst. Makukuha with that little counter. Pump that one. Yung Tore! Kailangan data i-heavy spin to. Pero inikot with the heavy spin. Trying to delay things up. And the game 2 goes for the side of Black.